Sir, yun ho aking tanong kanina. After nga na pinadala na yung notice of termination, parang ho dun sa abrogation ng ating visiting forces agreement with US, ngayon po ay sinasabi nitong si Manuel Romualdez na meron na silang effort ngayon na mag-craft ng replacement dito ho sa VFA. So, bakit nila, ano to, para lang ho iayos kung ano yung mga mali ho doon sa nakita nilang hindi maganda provision sa VFA? Yeah. First, para lang sa tamang perspective, ano, yung abrogation ng VFA, tapos na yon kasi napirmahan na ng Pangulo at nagbibilang na lang araw hanggang August 9 para formally mag-terminate. Mapwera na lang kung mag-ain ang petition ng Senado, ang ilang mga senador, at mag-rule ng court problema na kailangan talaga ng concurrence ng Senado at research mo para mag-terminate o para mag-abrogate. So, maiiba yung last case. Hindi pa final yun yung pagka-terminate ng Pangulo. Pangalawa, kung nag-draft ng panibagong negosyasyon o treaty, wala nang kinalaman yon doon sa original na VFA na napirmahan noong nakaraang mga taon. Ano? Mm-hmm. At kung sakali makipagkasundo ang Bansang Amerika doon sa draft na pinetrefer ng Bansang Pilipinas, eh, sigurado yun, ma-enhance naman yung ating position at maganda rin yun kung gano'n ang kahinatnan. Again, ipapasa sa Senado yun for ratification, yung two-thirds vote. Yung iahain naman naming petition, yung pinaplano at ginadraft ngayon ni Senate President Soto, napipirmahan ng, hindi naman ng Senador na gusto magpirma, no? Hindi naman na nakakonfine lang yun sa VFA o kung ano man tratado, kundi para na rin ito sa mga future generation of senators na maliwanagan na ano ba talaga ang role ng Senate under the Constitution tungkol doon sa pag-withdraw. Kasi ang nasa Constitution lamang, yung two-thirds vote para mag-ratify, mag-confer sa ratification. Silent ang Constitution doon sa pag-terminate o pag-withdraw. So yun ang gusto lang namin liwanagan. Hindi ito nakatuon lamang sa VFA o kung ano man yung tratado. So, ito para din sa mga future pa na possibility na pag-withdraw na ating pamahalaan sa isang treaty na dumaan sa concurrence ng Senate. Yun na lang doon lahat ko sinat para malawak yung kaisipan ng ating mga mamamayan at saka yung mga kapwa namin sinatuan. Ito, ginagawa lang ito ni Senate President, hindi lamang sa patungkol sa issue ng VFA, kundi sa mga susunod pa. So sir, itong ganitong development, indikasyon nito na talagang hindi naman kaya ng isa't isa ng Pilipinas at ang Amerika na wala tayong ganitong klase ng treaty pagdating ho sa security. Kung mawawala ang VFA, parang hindi talaga natin afford ng dalawang bansa na wala nito. Yun ang paniniwala ng mas nakakarami dahil marami rin kami nakausap. Masiging nga nasabi ko na sa inyo, pati yung miyembro ng mga gabinete, ay nagkaroon na apprehensyon na baka mabilad tayo yung sa usapang seguridad dahil no man is an island, di ba, Sally, na kailangan ng tulong. Hindi lang naman tayo ang nakikinabang sa VFA, pati yung Bansang Amerika tungkol doon sa geopolitics nila. Kasi admit it or not, yung Pilipinas, yung ating lokasyon ay strategic. At kailangan din ng Bansang Amerika na mayroong pakipagkasundo sa isang bansang tulad ng Pilipinas. So, ang sinasabi ni Ambassador Romualdez at saka po nitong si U.S. Ambassador Sung Kim, ang kanilang pinag-aaralan ngayon ay yung posibilidad na gamitin yung ating VFA with Japan and Australia bilang template dun sa panibagong deal na papasukin natin sa Amerika. Malaki po ba yung difference ng ating VFA with US, with Japan and Australia doon sa meron tayo dati sa Amerika, sir? Sabi na natin mas equitable. Okay. Hindi mas one-sided yung ating VFA with America kaysa doon sa SOFA with Korea, with Australia. So sir, ano to? Maganda ba na nagkaroon na lang na renegotiation o mas maganda na inabrogate na itong dating VFA at gumawa ng panibagong, pumasok sa panibagong VFA? Ang tingin ko, Sally, ano, hindi pwede mag-renegotiate. Okay. Kailangan magpipirmahan sa panibagong treaty talaga o agreement. So pagka magpipirma sa panibagong treaty,
kailan i-abrogate mo yung nauna ng treaty. Yun ang aking pananaw. Kaya kung matutuloy at magkakaroon ng panibagong negosyasyon at mapapabuti ang Pilipinas, baka sabihin na natin blessing in disguise na rin yung ginawang move ng Pangulong Duterte na i-abrogate. So ito ho ay pagkakataon para siguraduhin na yung papasukin natin ang panibagong agreement with US ay hindi na ho parang agrabyado ang Pilipinas. Kumbaga medyo... Kumbaga ay ganun sa Estados Unidos. Kasi alam mo naman, ang treaty, it takes two to tango. Hindi naman pwedeng kung ano yung gusto natin, yun naman susunod. Mm-hmm. Kaya nga, sabi ko naman sa inyo, di ba? Back and forth yung negosyasyon na yan, hindi makuha sa isang upuan. Maraming pabalik-balik na pag-uusap yan. Mm-hmm. Hello, sir? Senator Lacson? Ay, pakitawagan ulit natin si Senator Panfilo Lacson. Marami pa tayong gustong itanong sa kanya. Sir, nabanggit nyo dun sa gagawin nating pagpasok sa panibagong agreement dito ho sa Amerika. Mahabang proseso po ito. So sa tingin nyo, magagawa pa ito na maaprubahan under this administration? Depende kung makipagkasundo o papayag ang Amerika doon sa bago nating hihilingin na ipapaloob doon sa bagong protesta. Kasi nga sabi ko, hindi naman pwedeng isang tao, isang partido lang ang masusunod dyan eh. Mm-hmm. Kaya nga negosyasyon yan eh. Mm-hmm. At yung pagkatapos kung magkasundo yung both countries, siyempre dadaan pa yan sa debate sa Senado, mm-hmm. dadaan sa interpellation, pero hindi kami magamit, hindi pwedeng yamin dyan eh. It's either we concur or we reject. Yun lang yan. Walang amendment na gagawin ang Senado dyan. Hindi pwede mag-amend. Mm-hmm. So kahit maghabang debatihan, wala kayong pwedeng baguhin sa anumang provision na nakapaloob dun sa isusumihiti ng Palasyo ng Malacanang. Tama yun. At kung kulang sa two-thirds ang sasang-ayon dun sa ginawang pakipagkasundo ng Malacanang o ng Pilipinas sa Amerika, eh hindi ma-concur, hindi mararatify yung treaty kasi yun ang nasa constitution. Pero sir, dun sa pag-draft nung papasukin na bagong VFA, kasama po ba dapat ang mga mambabatas, particularly yung mga senador, sa dapat na konsultahin ho ng executive? Normally hindi, pero wala namang makapagbawal na kumuha sila ng input mula sa mga senador para nang sa ganon, medyo smooth sailing ika nga pagdating na ng pag-ratify. Mm-hmm. Pero hindi naman sila obligado na konsultahin yung Senado pagka nag-enter na agreement na yun. Mm-hmm. So ang kukonsultahin lang po nila mga security officials po natin, mga taga Defense Department at ilang pa pong mga eksperto. Ganun po ba yun, sir? Yeah, bahala yung Malacanang. Basta hindi naman sila obligado na i-consult yung Senado. Kasi yung role lang naman ng Senate dyan, mag-ratify o mag-by two-thirds vote. Yun lang ang target sa konstitusyon. Mm-hmm. So sir, kung kayo po ay kukonsultahin, ano sa tingin nyo ang dapat natiyakin ng ating pamahalaan na maging lamanin nitong visiting forces agreement this time? Ano yung dapat natiyakin nila na nakapaloob ng mga provision po dito? Unang-una. Yes sir, ano po yan? Unang-una sir? Sir? Ay, kasi nagde-drive si sir, ano? Sayang. Mm-hmm. Unang-una na yung lap. Nandiyan pa ba, sir? Hopefully maganda na yung signal. Hi, sir. Ano po yung sa tingin nyo na dapat yakin ng ating pamahalaan doon sa dinadraft na panibagong VFA with US na mga provision? Ano yung dapat na siguraduhin lalamanin nito? Kung tatundahan mo, Eli, di ba pagka merong nagagawang o napocommit na criminal act yung mga servicemen dito, opo, napakahapang usapin. Mm-hmm. Unang-una yung jurisdiction, kung saan madilitin eh. Mm-hmm. Diba ganon, siguro, dapat liwanagin din yon. Nang sa ganon, hindi malagay naman sa itinibigay natin yung ating sovereignty kaya sa Batang Amerika. Mm-hmm. So yun siguro yung dapat pag-usapan o pag-aralan mabuti kung papayag ang Amerika kasi dumaan na rin sila sa ganyang pakipag-negosyasyon at ang nangyari nga at sa tingin ng maraming kababayan natin, argabyado tayo sa agreement.
pwede silang yung pagdadagdag ng sasakyan, tapos yung exercises dito. Pero hindi pa naman tayo nakasigame yung mga tropa naman natin, eh magsagawa ng joint exercises, halimbawa sa California, o doon sa Camp Pendleton, o kaya doon sa ibang mga bases ng Amerikano, so, o sa bansang Amerika. So, yun ang siguro dapat pag-aralan din, na dapat yung parity, halos medyo pantay, kung hindi man, hindi itong parang masyadong lopsided in favor of the United States. Kaya nga kinukumpara ito sa SOPA with Australia, na medyo hindi ganon, hindi tayo masyadong argabyado. So, kapag nagkataon, sir, eh parang blessing in disguise na rin na naging decision ho ng presidente na ipaterminate ito kung makakabuo tayo ng isang mas maganda at medyo pantay naman na agreement with America. Well, we can say that na blessing in disguise dahil na-correct yung mga controversial na mga nakapaloob doon sa VFA na hindi, parang hindi kasang-asang ayon sa karamihan ng ating mga kababayan. So sir, next week tuloy po yung pag-file ng ilang mga senador ng petition ho sa Korte Suprema. Monday po ba may isasubmit na ito sa Supreme Court? Paggabi magkausap kami ni Senate President. Sabi niya next week. Pero uunahin yung, kasi merong resolution na ipapa-adapt sa floor. Although wala naman talagang bearing yung tutusin. Gusto lang namin parang may pagkakaisa yung mga members ng Senado kapag nag-file ng petition. Kaysa doon sa, kasi halimbawa yung resolution na i-adapt, hindi na-adapt. Pwede pa rin mag-file ng petition, pero ang projection noon, para bang in our capacity as taxpayers lang. Pero kung ma-adapt yung resolution by a majority vote, parang medyo matatag ba na parang ito yung position ng Senado na kailangan talagang taruhin anong role ng Senate pagdating sa termination o sa withdrawal. Pero sir, by Monday po ba ma-endorse na yon ni Senator Coco Pimentel yung naturang resolution sa plenary para ma-adapt na ho ng Senado? Yung pa yung isang issue na dapat namin i-resolve kasi ayon kay Senate President, alanganin si Senator Pimentel na sponsoran yung resolution at nag-offer nga siya na kung pwedeng ibigay na lang sa Vice Chairman ng Foreign Relations Committee. At may plano kaming kausapin si Senator Pimentel para ipaliwanag sa kanya na hindi naman ito direct affront doon sa gusto ng Pangulo. Kasi baka yun ang inaalala ni Senator Pimentel dahil nga kapartido niya yung Pangulo. Baka isipin na, pag-isipan siya na nagiging antagonistic siya doon sa gusto ng Pangulo o kumukontra siya. So gusto rin namin iwanagin kay Senator Pimentel na hindi ganun ang talagang intensyon o hangarin noong resolusyon at noong petisyon. Kung hindi para sa amin na ito, para sa mga susunod na henerasyon ng mga senador. Para talagang malinaw yung papel ng Senado, parang gusto namin i-assert naman namin para ma-interpret ng maayos ng Korte Suprema yung hindi napanggit sa ating konstitusyon. Pero logically, parang logic dictate na kung kailangan ng super majority vote of 2/3 para sa ratifikasyon, parang marapat lamang na kailangan din ng concurrence ng Senado pagka nag-withdraw from its treaty. So, just in case, sino po yung Vice Chairman ni Senator Coco po sa Foreign Relations Committee? Hindi ko kabisado kung sino yung Vice Chairman, pero yun ang kanyang suggestion. Para hindi maantalo, hindi, para makalendaryo rin yung resolution na ma-sponsor sa floor. At hindi naman siya sang ayon, meron siyang agam-agam. So, nagsasuggest siya na ibigay na lang siya sa Vice Chairman ng Foreign Relations. Kasi nung pinafollow po namin kay Senator Pimentel, ang sinasagot lagi niya, wala pa daw siyang panahon na konsultahin yung mga miyembro para ano yung kanilang consensus, kung marami ba pabor doon sa naturang resolution bago daw niya sponsoran sa plenary. Pero in the meantime, we're losing time kasi nga gusto na namin i-file yung petition sa Korte Suprema. Although sabi ko ha, hindi naman nakasalala yung petition sa Korte Suprema doon sa resolution. Pero parang tumitibay lang na nagkakaisa kami bilang na isang collegial body sa pagpapail ng petition. Sir, panghuli na rin pong issue, itong nabulgar na dito pala sa ating bansa, since
December 2019 hanggang February this year, ay umaabot na sa 100 o mahigit $160 million. Pwede katumbas ng 8.19 billion pesos in cash ang ipinapasok po dito sa ating bansa ng mga napakaraming Chinese visitors. So po, paano po, nakapagtataka po ba kung paano nakakapasok itong ganitong kalaking halaga, sir? Well, simple lang ang sagot, corruption. Kasi kung hindi corrupt yung nagmaman ng ating mga border sa airport, particular na, hindi rin makakalusot eh. Kasi maliwanag naman sa Anti-Money Laundering Act na 500,000 pesos yung threshold, di ba? Or equivalent sa foreign currency. Opo. So, paano mo kapasok ng milyong dolyar na maski itiklara? Tama lang yun, kasi kung tiniklara naman, hindi naman yun na tinigbabawal. Opo. Pero pag nagdeklara yung halimbawa isang Chinese ng $4 million na biglang itinasok sa cash, meron lang yun. Ibig sabihin, dapat mag-investiga yung mga kinaukulan, yung Bureau of Customs, at kung ano pa yung mga ahensya, Anti-Money Laundering Council, bakit nakapagpasok ng ganong kalaki? Dapat meron ng sinasagawang monitoring, saka record check, kung sa particular na Chinese tourist na nagpasok ng ganong kalaking halaga. At kung lalabas sa record check na meron siyang criminal activity pala sa China o wanted siya, edi pwede siyang ulihin at i-extradite. Kaso mo, hindi ganon ang nangyayari kasi nga, nakasimple na eh, pagdating sa airport, alam na ng Bureau of Immigration, alam na ng Bureau of Customs, sa yung tao na yun, meron talagang na... ganong kalaking halaga. Malaking halagang ipapasok. At ng, sa ganon, meron ng aalalay doon. Ang gawain nila dyan, modus operandi, ipapasok kunwari sa interrogation room, kunwari merong imbisigahan. Pero actually, in-escort na nila palabas. Pero ang dapat pong normal na proseso, kapag may diniklara na ganong kalaking halaga, ito po ba'y dapat inire-report ng, let's say, BOC dito sa Anti-Money Laundering Council? Dapat, oo. Maski nga yung mag-deposit ka lang sa banko ng mahigit 500,000 piso, obligado na yung banko official, na i-report ito sa Anti-Money Laundering Council for monitoring. Yun lang mag-deposit ka ng maski walang 500,000 piso, pero araw-araw naman, nagdi-deposit ko ng 100,000, 200,000 on a regular basis. Magdano rin siya, magtitiligar din yun, hindi nang pagpag-imbisika, kundi parang mamarkahan na ng Anti-Money Laundering Council. Magsasagawa sila ng paukol ng record check at saka monitoring. Ano ba yung nakabuhayan ng tao na yon at ano yung pinagkakasahan niya na sa ganon, mapatayan. So kung ito yung mga dirty money na kapasok ko dito sa ating bansa, sir, maaari na naman tayong malagay sa blacklist nung tinatawag na Financial Action Task Force, sir? Tama yun. So, maski sufficient na yung batas natin, pero kung mahina ang implementasyon, baka sa halip na gray area lang tayo mapunta, baka ma-blacklist na tayo. Kasi ngayon, sinasabi nila na sa gray list na tayo eh. At hinihinan sa atin lagi, di ba dati yung kasiyahan hindi kasama sa covered institution. Pero dahil sa pagpapa ng FATF, yung Financial Action Task, ako hanap sa may dapat yung kasino covered institution. So sa pagkakataong ito, dito sa Nabulgan na ito, sir, marami na namang dapat hong ipaliwanag itong mga taga Bureau of Customs, Bureau of Immigration. Itong Bureau of Customs, under ito ng Department of Finance, at ang Bureau of Immigration ay under naman po ng Department of Justice. Tama yun. Dapat talaga gawing malalaman yung investigasyon tungkol dyan. Nakakahiya na yung basa natin na para bang ginagawang haven
na mga illegal activities, mga gangs at saka yung mga money launderer, eh parang napakahina ng ating implementasyon. Mm-hmm. Yung batas yan, kinukorek natin, lagi natin inamen, na kailang amen na yung ano eh, mm-hmm. yung anti-money laundering act. Pero mm-hmm. kung ang implementasyon naman, napakahina, eh para saan pa yung pag-amen natin ng batas, para palapatin. Mm-hmm. Ang sinasabi ho nitong si Finance Secretary Dominguez, in-inform na daw ho siya ngayon ng Bureau of Customs dun nga sa napakalaking volume ng foreign currency na pinapasok nito mga Chinese travelers sa ating bansa, at nagbigay na daw ho siya ng instruction na i-inform yung Anti-Money Laundering Council. Pero sir, kahit gawin po dapat nila yun. Dapat mo pagdeklara pa lang nang meron pumasok na milyong dolyar, doon pa lang na-inform na dapat yung council, hindi yung ngayon tayo nagre-react dahil nga sumabog na sa balita sa inyo, saka pa lang i-inform yung Anti-Money Laundering Council. Mali yata yun, hindi yan ang nakasal sa batas. Mm-hmm. Ang nakasal sa batas, basta lumampas ka ng threshold amount mm-hmm. na 500,000 pesos or equivalent sa sabihin natin $10,000, dapat yun na-informahan na yung Anti-Money Laundering Council. Yun ang naayon sa batas. Mm-hmm. Sir, ano nakikita ninyo? Bakit itong mga ahensya nito ng gobyerno, BOC, Bureau of Immigration, paulit-ulit na lang po na may mga nabubulgan na involvement nila sa katiwalian? Parang hindi ho yata sila nadadala kahit paulit-ulit ang investigation, paulit-ulit din po silang nasasangkot sa mga katiwalian, sir? Eh, yun nga, ang bottom line kasi, ang root cause talaga corruption eh. Kaya nung nagsalita nga yung si European Union, sabi niya, ang isang dahilan kung bakit pumasok doon sa pastillas yung mga kasama niya dahil hindi natatanggap yung overtime pay from the airlines, at tapos mm-hmm. hindi nakakatanggap ng additional sweldo. Mm-hmm. Sa akin kasi, alam mo, mas isa pa ka rin yung mga kababayan natin, na halimbawang nandukot mm-hmm. ng isdat, yun talaga, gawa ng kahirapan siguro, maaaring may sakit tumanak. Pero pag ang habol na, 100,000, eh, ito na yun dahil sa poverty, hindi na dahil sa kahirapan, dahil sa kasopangan na yun, dahil sa greed na yun. Mm-hmm. So no sir, hindi sila takot sa tangon. Maintindihan pa natin yung medyo nandukot, maintindihan pa natin yung nag-stash o kaya nagnakaw ng maliit na halaga kasi may kanya-kanyang kadalanan. Minsan nga, halos maiyak pa nga tayo pag nakarating tayo ng maliit ng kwento na paano may sakit yung anak, walang magawa, walang malapitan. Mm-hmm. So napilitan gumawa ng ganong premium, nag-chapter para may beta, para may pili ng gata sa anak. Mm-hmm. Awa pa nga tayo eh. Mm-hmm. Pero pagka ang pinag-usapan, eh billion na, o kaya daang milyon, o kaya milyon, eh hindi na dapat, hindi natin dapat intindihin ang dahilan nila, kulang ang sweldo. Mm-hmm. Eh nung pumasok naman kami sa gobyerno, alam naman namin yung pinapasok namin na mayroong mga kasamang sakripisyo, may mga limitasyon. Alam naman nila yun eh. So mm-hmm. kaya yung nila idahilan ngayon, na kaya sila nag-escort at mayroong pastillas sa Bureau of Immigration, eh dahil kulang yung kanilang sweldo. Eh di umalis sila at pumunta sila sa private sector kung ganun pala yung kanilang katwiran. Mm-hmm. Pero sir, yung bakit wala silang takot? Di po ba ang Pangulo matindi rin yung kanyang anti-corruption campaign? Ito po ba'y dahil madalas din na maraming nai-involve na mga government officials sa corruption ang nakalulusot? Kaya yung iba, eh parang hindi takot na ma-involve sa katiwalian, sir? Hindi. Sa experience ko nung nag-depende ako, yung action speaks louder than words. No amount of pananakot, no amount of threat. Mm-hmm. Kung walang kaukulang action na gagawin at walang napaparusahan, yung talagang parusang masindi, mm-hmm. eh, sino maniniwala sa'yo? Maski takutin mo na takutin yung mga tauhan mo na makukulong kayo, makapapatay kayo, eh kung wala naman nangyayaring ganun, eh paikutan lang talaga. Ang mas maganda, huwag na lang magsalita. At kung talaga merong ganyan, corruption sa customs, o ililipat lang ng posisyon, mm-hmm. corruption sa immigration, sasabihin, mahal ko yan, eh wala mangyayari. Mm-hmm. So sir, welcome po ba? Merong hindi pwedeng lip service yung gagawin mo na wala, hindi ubra yung ganon. Mm-hmm. Alam mo, lalo na yung nasa mga law enforcement. Apo. Ako ang gagaling sa mga yan, yung mga police, immigration, yung customs, napakagagaling na mga yan. Mm-hmm. Paikutin ka hanggang kaya kang paikutin.
Pero kung alam nila na seryoso kayo, may business, at talagang merong follow-through o follow-up na action na gagawin ka, eh talagang magkano yan. Eh, alam mo, minsan hindi na rin sila nahihiya kasi kailan ba yung salary standardization law na pinapasa ng Kongreso? Mm-hmm. Ilang beses na, ilang branches na ba yung increase ng sweldo? Oh, ang lalaki na ng sahod. Eh, ina-adjust nila yung bisyo nila eh. Ang sweldo. Ang halos na mag-ipon, ang dinadagdagan, bisyo. Mm-hmm. Edi, wala ng contentment. Hindi matitigil talaga. Mm-hmm. So, wala. At all the greed. Mm-hmm. Kabusugan, in chay tepon. Mm-hmm. So sir, welcome ba sa inyo yung decision ni Senator Dick Gordon as chairman ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan po itong kanyang siniwalat na ito. Napagpasok yes, nito mo. Napagpasok namin yun no, sa Senate, yung kanyang move to investigate. Kasi nga mabuti nga, kasi alam mo, tayo naman, naririnig na rin natin yung ganyang mga scheme, di ba? Mm-hmm. Kaya lang, ito yung first time na si Senator Gordon nga, sa pamamagitan niya, nakapagbigay ng detalye. Mm-hmm. At kailangan pa natin ng additional na detalye pa, bakit nangyayari ito? Mm-hmm. Para kung may kakulangan pa yung batas, magawin pa rin namin ng paraan na ma-improve pa yung batas. Yun naman ang layunin ng inquiry in aid of legislation. Mm-hmm. At hindi lamang yun, dahil blue ribbon yan, accountability, papanagulit. Mm-hmm. At siguro dapat kasama, sir, yung committee ni Senator Grace po na Committee on Banks. Hello, sir? Ay, naputol na. Pero anyway, maraming salamat. Hello, sir? Wala na, no? Ay, kasi nga ho, moving si, nagbibiyahe. Mukhang siya pa yung nagda-drive itong si Senator Pantelo Lacson, pero pinauna.